Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal namin mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po na kayo patuloy namin mga kasama. Ngayon pong araw na ito ay medyo hindi natin makakasama si Mrs. Perdon dahilan sa kaabalahan sa paaralan. Alam niyo naman na magbubukas na ang klase at napakahalaga ng kanilang mga gawain. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat hindi tayo pinabayaan, kanya namang isinugo sa atin ang aming panganay na anak, si Perdon. Ang kanya pong tunay na pangalan ay Ojea May Perdon. Ang ibig sabihin po ng Ojea, our Jesus, hear and answer. So, salamat na siya ay makakasama natin sa ngayon. So, anak, ikaw na ang pagbati. Magandang araw po sa ating lahat. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Unang-una nais kong batiin ang mga tagapagsubaybay, lalong-lalo na si Norma Astadan from Dagupan, Kyralyn Binauhan, Krisa Salian Corales, Rebecca Salantes, Nicole Padilla, Katkat Luzon, Bezalil Glian, Lovely K. Edges, Jimson, Tito Sarco, Mayet Basconcilio, Nelson Tibuso, Mar Chadi, Mardian Naag, Pablo Ramboyong, George Rosales, Evangeline Basco, Mirasol Dayo Jerez, Rico Garlan, Susan Husayan, Salve Cortez, Ricky Fan Fruelda, Alex Calosa, Laila Rivera, Cherry Rivera, Alfred Abao, Emabiel Diaz, June Acain, Fe Arciaga, Dorcas Esther, Carmen de la Merced, Helen Sanchez, Karen Cornejo, Chanel Makiling, Jerwin Dotimas Fernandez, Mark Brusotto, Romeo Tejada, Annabel Benedicto, Jerry Calosa, Robert Calosa, Salve Calosa, Leti Calosa, June Calosa. Ang ating susing talata ay matatagpuan sa Colossians 1:29. Dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po'y humihiling sa iyo na muli po nawa kaming pangunahan at patnubayan. Salamat po sapagkat kami patuloy mong pinagpapala, patuloy mong ginagabayan, at salamat na ginagawa mong pagpapala ang palatuntunan ito sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at tumatanghilig sa palatuntunan ito. Amang banal, muli po ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang manguna sa aming pag-aaral na ito upang sa gayon amang banal mabigyan ng kalwalatian ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang araw, may isang lalaki at isang babae ang kinakapanayam sa isang palatuntunan. Kapwa sila nakaranas na pinatay ang isang anak. Ang babae ay galit na galit sa pagpatay sa kanyang anak, 20 taon na ang nakalilipas. Samantala ang lalaki na ang anak ay pinatay, ilang taon pa lang ang nakalilipas, ay nagsasalita tungkol sa pagpapatawad sa nagkasala laban sa kaniyang anak. At sinasabi niya kung paanong siya ay tinulungan ng Diyos na maging mapagpatawad. Paano nagkaiba ang tugon ng dalawang ito tungkol sa iisang karanasan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay? Unang tanong, ano ang tulong na ginagawa ng banal na Espiritu sa bawat tao? Pangalawang tanong, papaano itinuturo sa atin ang pagtatagumpay mula sa pagkaalipin sa kasalanan? Pangatlong tanong, bakit dapat nating pigilin ang ating mga damdamin sa paglaban sa kasalanan? Pang-apat na tanong, ano ang sinasabi ni Kristo tungkol sa paglaban sa kasalanan? At panglimang tanong, papaano itinuturo ng pakikipagpunyagi ni Jacob sa Diyos ang marapat nating maging karanasan sa paglaban sa kasalanan? Unang tanong, ano ang tulong na ginagawa ng banal na Espiritu sa bawat tao? Yan. So, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba ang gawain ng banal na Espiritu upang tayo ay matulungan? Titingnan po natin sa Juan 16 hanggang 15 para malaman po natin kung ano ang sinasabi. Pakibasa mo.
Subalit ngayon, ako'y pupunta sa nagsubo sa akin. Ngunit walang sino man sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Ngunit dahil sa sinabi ko ang mga bagay na ito sa inyo, napuno ng lungkot ang inyong puso. Gayunmay, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. So, mga minamahal, maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol po sa gawain ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin. Sinabi ng Panginoon na isusugo ko ang mga aliw. Siya ang magagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan. So, ang kanya pong gagawin ay ipapakilala at ihimukin tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Kung ano ang banal, ano ang mali, ano ang tama, ang banal na Espiritu ipapadama ito sa atin. Subalit pakatatanda po ninyo, ang banal na Espiritu hindi ka pipilitin. Ikaw at ako ang pipili kung susundin natin o hindi. Subalit maliwanag yan na kapag ka dumarating ang mga bagay na tayo'y magpapasya, ang banal na Espiritu'y naririyan. Siya po ay gagawa sa ating puso, sa ating isipan. Subalit ang masusunod ay kung ano ang ating kapasyahan. Sapagkat ang Diyos po, hindi namimilit. Subalit ang Diyos, gagawin niya ang lahat upang tayo ay tulungan. So, andyan ang banal na Espiritu. Tayo raw po ay gagabayan, tayo ay dadalhin sa buong katotohanan. Subalit, nasa atin po ang pagpapasya. Okay. Pangalawang tanong. Papaano itinuturo sa atin ang pagtatagumpay mula sa pagkaalipin sa kasalanan? Yan. Titingnan naman natin dyan sa Colossians 1:28 at 29. Ano ba ang sinasabi ng ating Biblia patungkol sa paglaban o pagtatagumpay laban sa kasalanan? Siya ang aming ipinahahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito ay nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. So, dito po sinasabi, kinakailangan po ang ating cooperation. Ang Diyos gumagawa sa atin. Andyan yung kanyang buong kapangyarihan para ipahayag sa atin kung ano ang marapat nating gawin. Kaya ang sinasabi rito, kinakailangan pagsikapan natin kagaya ni Pablo na kanyang pinagsisikapan sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Panginoon na maisakabuhayan yung kanyang mga sinasabi. Sapagkat uulitin ko po, ang banal na Espiritu gagawa. Talagang magbubulong siya sa atin kung ano ang marapat nating gawin. Subalit tayo, kinakailangan po nating pagpasyahan na ating sundin, pagsikapan. So hindi po maaari na yung iba kasi tinuturo na basta manampalataya ka lang, wala nang problema, ang Diyos na ang gagawa ng lahat. Hindi po. Sapagkat ang Diyos, hindi namimilit. Tayo ay binibigyan niya ng kalayaan at kailanman, hindi niya aalisin sa atin ang kalayaan na yan na pumili kung ano ang ating gagawin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ipagkakaloob na sa atin ang pagpili. Hindi maaari kasi ang pag-ibig, kapag ka hindi ka binibigyan ng pagkakataon na pumili, hindi yan pag-ibig sa iyo. Pag-ibig sa sarili, hindi sa iyo. Sapagkat ang gusto niya, masiyahan siya. Ang Panginoon, ang ibig niya,
masiyahan tayo, magtagumpay tayo. Kaya kapag tiningnan mo dyan sa Deuteronomio 4:4 sa karanasan ng mga Israelita, ngunit kayong humawak ng matatag sa Panginoon ninyong Diyos ay buhay na lahat sa araw na ito. So makita po ninyo, doon sa karanasan ng mga Israelita, yung talagang nanangan sa salita ng Diyos, yung talagang nanatili na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang wika ni Moses, kayo'y nananatiling buhay hanggang sa ngayon. Dahil tapuat yung lahat na pumili na salang sa ngayon ang sinasabi ng Diyos, silang lahat ay nangapahamak at hindi nagkaroon ng karapatang pumasok doon sa pangako ng Diyos para sa kanila. Ganon din po at sinasabi sa Lucas 13:24. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. So, makita po ninyo, ano sabi? Magsikap. Marami ang gusto pumasok, pero walang pagsisikap. Paano makapapasok? Kaya, mga minamahal, kinakailangan natin ang kooperasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, ihahayag sa atin ang lahat ng katotohanan, lahat ng katuwiran, sasabihin niya sa atin. Sasabihin rin niya kung ano ang kasalanan. Pero tayo pipili kung tayo ba ay iiwas sa kasalanan o tayo ay mananatili sa kasalanan. Sa 1 Corinto 9:25, ang sabi ay ganito, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Sinasabi, yung mga manlalaro, talagang dinidisiplina yung kanilang sarili para sila'y magtagumpay. Ay kung yun nga na pansamantala lang yung kanilang ninanais, ay talaga nagsusumikap ng husto upang makamit yung tagumpay, tayo pa kaya na ang ating ninanais, ang ating minimiti, ay buhay na walang hanggan. Tatandaan po ninyo, ang sabi ng ating Panginoon sa kay Virgen Maria, nung ipapanganak niya ang ating Panginoon, ang wika, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya mga minamahal, ang nauna ay yung tayo ay mailigtas mula sa ating mga kasalanan. At saka palang ibibigay yung katuwiran. So, kinakailangan natin, tanggapin muna natin ang buhay na walang hanggan bago natin matatanggap yung tinatawag na immortal life. Yung buhay na wala ng kamatayan. Kung hindi ka nagtagumpay ngayon, papaanong ikaw ay papasok sa kaharian ng langit na ang papasok doon ay yaon lamang nagsipag tagumpay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang ating pong pangatlong tanong, bakit dapat nating pigilin ang ating mga damdamin sa paglaban sa kasalanan? Yan. Tingnan natin dyan sa Genesis 3:6 kung ano ang nangyari nung unang-una na magkaroon ng kasalanan sa sanglibutan ito. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. So, mga minamahal, ang kasalanan, tinatouch yung ating puso. Pero kinakailangang labanan po natin yung itinitibok ng ating puso. Ang kinakailangan, panindigan natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag yung ating damdamin. Sapagkat ang ating puso, ang wika nga, ay mandaraya sa lahat ng bagay. Kaya pagkatatanda po natin, hindi yung impulse ng ating puso ang kinakailangan natin. Kung hindi, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito sa 2 Samuel 11:2-4. Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Urias na Heteo?
Kaya't si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya ay kanyang sinipingan. Siya ay katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos siya ay bumalik sa kanyang bahay. So makikita po ninyo, no? Ito si David, nakita niya habang siya ay namamasyal sa ibabaw ng palasyo, nakakita siya ng isang napakagandang dalagang naliligo. Natural. Bilang lalaki, makakadama siya ng pagnanasa. Subalit, hindi niya dapat na binigyang pansin yung kanyang pagnanasa. Dapat, una pa lang, kinontrol niya yung kanyang sarili. Subalit, palibhasang ang kanyang parating iniisip, yung nakita niya yung kanyang emosyon, ang kanyang patuloy na pinagyaman, nagsugo siya na kunin ang babaeng ito at kanyang sinipingan at siya ay nagkasala. So, kinakailangan po talagang lalabanan natin yung ating mga damdamin. Tingnan po natin sa Galacia 2:11 at 12. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. So makita po ninyo, ito si Pedro, nagkaroon ng double standard. Nung wala pa yung mga kasamahan ni Santiago, nakikikain siya, nakikisalo siya sa mga hentil sapagkat alam niya na ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa mga Hudyo lamang kundi para sa lahat ng tao. Subalit nung dumating yung grupo ni Santiago na marugdog na itinuturo na kinakailangan sundin lahat ng kautusan, siya ay medyo umatras at kunyari, nagkunwari na siya ay hindi nakikikain na kasama ng mga hindi. So, medyo naging siyang mapagpaimbabaw na lalaki na kunyari ay okay pero hindi. So, kinakailangan po atin talagang lalabanan yung ating mga damdamin. Tingnan pa po natin dyan sa 1 Pedro 1:13. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip. Nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Yan. So, at sinasabi po rito, pigilin talaga natin ang ating isipan, ang ating damdamin. Panatilihin natin sapagkat yung mga ninanais natin ay ipagkakaloob rin yan ng Panginoon at higit pa sa ating inaakala kung tayo ay mananatili na nagtatapat at patuloy na sumusunod sa lahat ng mga kalooban ng ating Panginoon. So, mga minamahal, sa paglaban po sa kasalanan, kinakailangan po talaga tayo ay makikipagpunyagi. Hindi po madali ang ating laban. Pero tayo'y tiyak na mananaig sapagkat nariyan ang mayamang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Pang-apat na tanong, ano ang sinasabi ni Kristo tungkol sa paglaban sa kasalanan? So titingnan po natin, ito ay medyo mahalaga. Tingnan po natin sa Mateo 5:29 at 30. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng inyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. So mga minamahal, ang sinasabi po rito ng ating Panginoon, mayroong mga temporary benefit kung susundin natin yung ating damdamin, yung ating pagnanasa. Subalit sinasabi ng Panginoon, tiyak na yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan doon sa impyerno. Kaya sinasabi ng Panginoon, walang dapat na anuman na maging hadlang sa pagsunod sa Kanya, maging ang ating mata, maging ang ating kamay o alinmang bahagi ng ating katawan, ay mas papahalagahan natin yung katotohanan ng Panginoon. Ulitin ko po, masarap sa pakiramdam yung gumawa ng kasalanan. Pero yan ay magdadala sa tiyak na kapahamakan. So kinakailangan po talaga natin ang iba yung pakikipagpunyagi, pakikipaglaban. Isipin mo, sabi ng Panginoon,
Kung yung iyong mata ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, buti pa dokuhitin mo yung iyong mata. O kung yung iyong kamay, buti pa putulin mo. Sapagkat itong mga bagay na ito, putulin mo man yan, ibabalik ng Panginoon. Subalit, kung pagbibigyan natin itong ating katawan, buong katawan natin ang matatapon sa impyerno. So, isipin po natin, walang ibang pinakamahalaga kundi ang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang uunay natin at yun ang papahalagahan natin ng higit sa ano pa mabagay sa sanlibutan ito. Kalimang tanong, papaano itinuturo ng pakikipagpunyagi ni Jacob sa Diyos ang marapat nating maging karanasan sa paglaban sa kasalanan? Yan. So dito po, si Jacob ay mayroong talagang kakaibang karanasan at ito ay dapat nating matutunan sa Genesis 32:24-28. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasu-kasuan ng hita ni Jacob at ang kasu-kasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo." Sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." So mga minamahal, makita po ninyo rito si Jacob. Nung una, inagaw niya yung pagkapanganay nung kanyang kapatid. Subalit ngayon, sa halip na siya yung maging panganay, siya ay nagpakumbaba at ang sabi niya, "Ako iyong lingkod." Dati-rati ang gusto niya siya ang paglingkuran ng kanyang kapatid. Ngayon, sabi niya, ito ay padala ng iyong lingkod na si Jacob. Nung una, ay kanyang dinaya yung kanyang ama dahilan sa pagpapala ng Panginoon. Ngayon, siya'y nagmamakaawa. Ang sabi niya, "Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala." Naghihintay siya na siya'y pagpalain ng Diyos. Hindi niya inuunahan ang Diyos. Alam po ninyo kung minsan tayo, ibig nating pangunahan ang Diyos. Malaking pagpapala ito. Just imagine kung magkaroon ka ng malaking pera. Kaya kung minsan natutokso tayo na kapag ka minsan ay nagtataya sa luto. Kasi gusto nating pangunahan ang Panginoon. Ayaw natin na ang Panginoon ang magkaloob sa atin. Ito ang kinakailangan matutunan natin. Si Jacob, kanyang nakita na yung pag-agaw magdadala lang ng problema. Pero kapag kahiningi mo ang pagpapala ng Diyos, magiging masaya ang iyong buhay. Kaya dito po si Jacob, kinakailangang pilayan. Ha? Kinakailangang pilayan para mawala yung kanyang sariling lakas. Upang sa gayon, magtiwala siya sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. May mapapansin po ninyo, nung sila'y maghaharap ng kanyang kapatid, hinati niya sa 30 pulutong yung kanyang mga kasamahan. Mayroon siyang mga paraan kung paano ililigtas yung kanyang sarili. Pero dito, nung siya'y pilay na, wala na siyang ibang malalapitan kundi ang Panginoon na lamang. Kaya hinihingi niya, "Panginoon, hindi po talaga ko aalis rito, hindi po kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala." Kaya mga minamahal, kinakailangan mawala, kinakailangan maputol yung ating sariling lakas at magtiwala tayo sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ayan po, so to sum it up, ang atin pong natutunan sa linggong ito, una, ang Espiritu ipinakikilala ang tama at ang mali at tumutulong na madaig natin ang kamalian. Subalit tayo ang pumipili ng ating lalakaran. Pangalawa, ang immortal life ay ibibigay lamang sa nagkamit ng eternal life. Pangatlo, ang tagumpay sa kaaway ay nagmumula sa tagumpay sa sarili. Pangapat, anumang nagiging dahilan ng kasalanan ay dapat mawala sa ating buhay. Panglima, ang ating lakas at kapangyarihan ay ang pagkilala na tayo ay mahina at ilagak ang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So mga minamahal,
Sana po ay muling naging kapakipakinabang itong ating pag-aaral. Medyo hindi maganda ang aking pakiramdam, pero salamat sa Panginoon, tayo'y nakatapos muli sa ating pag-aaral na ito. At sana patuloy na maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po'y samsamang dumalangin. Ama po namin banal, nagpapasalamat po kami sapagkat iyong ginagawa ang lahat upang kami ay tulungan, upang kami ay maligtas. Subalit naman banal, ang aming pong mga damdamin, nakikipaglaban sa katotohanan, nakikipaglaban sa iyong sa iyong banal na kautusan. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na parating ipadama sa amin kung alin ang tama na dapat naming lakaran, at pagkalubang kami ng ibayong pananampalataya na ito'y aming pananglaan, aming gawin isa kabuhayan sa pagkikilala na darating din ang araw na lahat ng aming inaasam ay iyong ipagkakaloob, sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na nagnanais ng lahat ng aming kabutihan, lalo't higit ng karapatang tumahang kasama mo magpasa walang hanggan. Salamat po na ikaw ay parating nagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sapagkat kami patuloy mong pinagpapala sa kabila ng aming mga kahinaan. O Amang Banal, patuloy na pagpalain ng aming mga kapatid na ito, ang kanilang buong iglesia at ang kanilang mga kaibigan na patuloy na kanilang binabahaginan ng katotohanan ito. Ang pagpapala naman ng kalangitan ay sumaming sama-sama sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So hanggang sa muli po, sa susunod natin pag-aaral, magsama-sama po uli tayo at patuloy lang po nating share ang ating mga pag-aaral ito.